Paano gumawa ng Facebook ads para ipakita mo yung produkto sa tamang tao. So, tara, umpisa na natin. So, una, login ka muna sa Facebook mo. Then, dito sa right side, click mo itong arrow. Then, click. Click create ads. So, dito, sa boost your post, ibig sabihin nun, utusan mo si Facebook na yung post mo ay magkakaroon ng likes at comments. Dito naman sa send people to your website, kapag gusto mong pumunta yung tao sa website mo, piliin mo itong send people to your website. So, dito lang muna tayo sa dalawa. So, ang pipiliin natin is send people to your website. Din pangalanan lang natin to. O ikaw nang bahala kung anong ilalagay mong pangalan. Online shopping. Then click continue. So dito sa location Philippines, then yung age ilalagay ko is 20 to 22 40. So, yan yung age na sa tingin ko mahilig sa online shopping. Then, language, Filipino, English, may interest. So, may interest sa produkto na inoffer mo. So, ikaw na bahala. Or, kung ano may yung pinopromote mo, ikaw na bahala kung sino papakitaan mo. So, sa akin is online shopping. Yung mga taong mahilig sa online shopping. Online shopping. So, ito. So, pinapakita dito kung ilang tao yung estimated na marireach ni Facebook. So, 27,000 or 71,000. Kung matapos ka na dyan, proceed tayo. So, dito, I suggest na isa lang piliin mo dito para malaman mo kung anong clone yung nagka-convert. So, dito, ang pinipili ko ay isa lang. So, purahin natin to. Ang iniiwan ko lang is mobile newsfeed. Pero nasa iyo yan kung gusto mong may desktop newsfeed. Pero sa akin, isa lang ginagamit ko. So, dito, daily budget, yung spend mo everyday. So, ang ginagawa ko is 100. Tapos, nagsiset ako ng date kung kailan matapos. So, ang gagawin ko, August. O 5 days. Then, mag-spend ka ng 500 pesos. Then, ito, bayaran mo lang, automatic. Then, click mo lang, continue. So, sa akin, ang lagi kong ginagamit is a single image or video in your ads. So, pwede kang pumili. Click at image. Pwede kang mag-upload ng image o custom image mo or may free stock image sa Facebook, pwede kang pipili. So, ang gagawin ko is free stock image. So, type natin sa taas, online shopping. Ito. Once na nakapili ka ng image, click mo lang siya. Then, click done. So dito, ito yung Facebook fanpage ko. So kailangan may Facebook fanpage ka na yun. So dito yung website na kung saan papuntahin mo yung tao once na kiniklik nila yung ads mo sa akin, sa website ko. BrianKimKang.com. So, sa headline, hindi ko na siya nilalagyan. Dito sa text. Ayan, lagay natin. Online shopping.
Appliance. Appliance. For none. For. 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 Electronics. And appliances. So, ganun lang. So, makikita mo yung ads mo. Yung preview. Okay, siya ito. So, dito yung text na nilagay ko. Dito siya nag-appear sa taas. Then, sa headline, pwede mo na siyang lagyan. So, lalagay ko is pangalan ko na lang. Ryan. So, ayan. Then, yung call to action, pwede mo siyang palitan. Yung call to action is ito yun. Ito siya mag-a-appear. Then, pwede mo siyang palitan. Learn more or shop now. So, since online shopping, nilagay ko is shop now. So, dito siya. So, dito, pwede mo siyang i-track all conversions yun. Kung may Facebook. Excel ka. Then, preview muna natin ads natin. So, ito yung magiging itsura niya once na mag-a-appear sa cell, mobile. Ganito. Then, pagkatapos, click mo, place order. So, ayan. Click mo lang, continue. Wait ka lang ng ilang minuto para ma-approve yung ads mo. So, ayan, active na siya kaagad. So, antayin mo lang ng mga isang oras. Mag-appear na yung resulta mo dito. Kung ilang tao yung na-reach niya. Kung ilang tao yung i-click. So, yun lang. Ganun lang simple. Kung may question ka, just post a comment below para masagot ko.